Didiscuss kong subject today is RCD pa din, pero topic natin is ito na, si PBIMS na. So mainly, ang didiscuss ko kasi dito is yung pinagkaiba ng mga previous NSCP sa gagamitin na nating NSCP daw sa board exam, which is ito, NSCP 2015. So tinutukoy ko ng mga previous na yun ay si 2001 tsaka si 2010. So pinagsama ko na silang dalawa dito kasi nung binasa ko yung NSCP provision, nakita ko, after 9 years, kinopy-paste lang ni 2010, si 2001. So, parehas lang sila pagdating sa TBIM construction. So, marami nakasulat dito, pero huwag nyo munang papansinin ulit pag hindi ko pa dinadaanan kasi baka mamaya ma-overwhelm kayo. Ang dami nakasulat, ayoko na panoorin. So, hindi. Madali lang tong TBIMs na to. So, start muna ako dito kay sa figure. Ba't ba muna siya tinawag na TBIMs? Kasi tignan nyo yung shape niya, oh. Literal. T talaga. Tapos anong pinagkaiba niya muna sa rectangular beam, yung mga dinidiscuss ko dun sa SRB tsaka DRB. Kasi kung halimbawa, ito yung rectangular beam natin, ito yung mga tension reinforcement, tapos andito naman si compression reinforcement. Pag binuhusan yan at tumigas na yung konkreto, dun mo palang i-construct yung slab. Tapos walang connection tong dalawa, yung beam natin tsaka yung slab. Unlike dito sa T-beams natin, monolithic ang buhos dito. Kumbaga, isang buhusan lang sila. Sabay mo bubuhusan yung slab, tsaka yung beam. Tapos titignan nyo, yung reinforcement ng beam natin ay nakapasok dun sa thickness ng slab. So, yun yung pinagkaiba nila. Pag T-beam rin ngayon, nahati siya sa dalawang part. Itong web, tsaka itong flange. Kaya ngayon, no, i-introduce ko yung mga dimension na kalagay dito. Meron pa rin tayong effective depth, yung D. Mula doon sa extreme fiber of compression, papunta doon sa centroid ng tension reinforcement. Tapos kung may width tayo dati na B, since nahati siya sa dalawa naman ngayon, meron na tayong width ng flange para dito sa flange, at width ng web para dito sa web, kaya W to, tapos ito naman F. Tapos ngayon, itong thickness ng slab natin ngayon ay tinatawag na T. Pero since flange nga rin yan, tinatawag rin siya minsan na TF naman. Discuss ko muna yung luma, yung 2001 tsaka 2010. So, flash ko na lang siya. Ito kay 2001, 408.11, tapos 2010, 408.13 naman. So, since pares na yan, flash ko na lang yung isa, yung 2010 na lang. Sabi kayo, 408.13.2, width of slab effective as a T-beam flange shall not exceed 1/4 the span length of the beam. So, ano ibig sabihin nun? Yung BF muna, shall not exceed daw. So, nakalagay dito ay less than or equal. So, absorb niya, hindi ka dapat daw lalagpas. So, mas maliit siya ngayon dito, o kaya equals lang. Ang span length mo ngayon is, kunwari, ito yung T natin. Ito yung T-beam. Tapos, titignan ko yung longitudinal section niya. Tapos, ngayon yung kahabaan niya ay dumiretso pa ganun, di ba? Yung kahabaan niya, yung span length niya. So, yun yung tinutukoy ko dito na L. Since nga 1/4, so L over 4. Tapos, dun sa pangalawang provision, the effective overhanging slab width on each side of the web shall not exceed, number 1, 8 times the slab thickness. So, overhanging, ano ba yun? Kung ito yung beam natin, overhanging slab ay ito. So, sabi niya, each side ay 8 times the slab thickness. Pwedeng sabihin na 80 kasi yung thickness ng slab natin ay tinga. So, 80 dito at 80 rin dito. Tapos, pa-plus mo tong BW para makuha mo yung BF. Mangyayari, BW plus 16T na ngayon. Pinagsama ko na yung dalawang 80. Tapos, yung pangalawa, 1/2 the clear distance to the next web. So, ano yung clear distance na yon? Ibig sabihin yun yung face-to-face ng web na adjacent sa kanya. Kunwari, ito yung tinutukoy natin na beam. Yung face ng web na to, papunta sa kabilang web na to, yun yung clear distance. Tawagin natin S o S-tube dito sa kanan. Sa kabila naman, S1. So, from face-to-face ng web din yun. Tapos sabi, di ba, ay 1/2 the clear distance. Kung each side, yung S1 dito sa kaliwa ay over 2. Tapos yung S2 naman natin ay over 2 din. Pero kadalasan kasi na tinuturo sa mga review center, di ba tinatawag nila center to center distance daw? Bakit center to center? Kasi tignan nyo, halimbawa ito, yung BW, kuhain ko yung gitna. Tapos yung gitna rin nito. Ang distance nito ngayon, bali kung kalahati nitong BW, edi BW over 2 na to. Tapos hanggang dito sa kalahati rin ng web na to ay BW over 2. Tapos itong S1 na to, tawagin na lang natin S. So yan yung center to center niya. Pag pinlas mo lahat yan, magiging equation mo ay BW plus S, di ba? Pero ngayon, ina-assume kasi dito na magkasukat si BW at itong BW na to. Tapos itong tinutukoy niya na clear distance. Eh paano pag dito ka na sa kabila? Tapos yung S dito ay hindi na equal sa S dito sa kabila. Tapos, etong beam na to ay hindi nakapares ng dimension ng beam na to. So, pwedeng mag-iba yung sagot mo, hindi mo makuha yung sagot. Pag in-assume mo rin kasi na etong S na to
ay kaparehas sa S na to. Bali mawawala yung mga sub nila dito, magiging S over 2 na lang to plus S over 2 din. Mangyayari ay BW plus S na din. So tingnan niyo, minsan nagiging parehas sila. So para safe tayo, sundin natin si NSCP. Ito yung gagamitin natin pag nagsosolve. Pero hindi na tayo magsosolve ng 2001 at 2010. Kasi nga, 2015 na tayo pag nagbigay ako ng problem. So sinabi rin, di ba, shall not exceed, kaya less than or equal to. Huwag ka daw lalagpas sa tatlong to. E di pwede kong gawin dito, hanapin ko na lang yung pinakamaliit. E di yun yung mag-govern sa kanila. Kumbaga pwede ko nang gawin tong equals, tapos pili na lang ako sa kanilang tatlo, whichever is the smallest. So sulat ko dito, whichever is smallest. So ito rin yung kadalasan tinuturo pag sa mga review center, ini-equal na lang nila, tapos pili ka kung ano yung pinakamaliit. So burahin ko rin muna to. Tapos may isa pang sinabi si NSCP dito, sa 408.13.3 naman, for beams with a slab on one side only, the effective overhanging flange width shall not exceed the following. So ano ibig sabihin nun? Kunwari ito yung beam mo, bali isang side lang yung overhanging slab mo. Kaya tinawag ko siya na L-beam. So technically wala namang nakasulat sa NSCP na L-beam, T-beam lang talaga. Yung unang provision ay yung overhang daw shall not exceed 1/12 the span length of the beam. So yung span length mo ulit na pa ganito, kunwari ito. So kunwari ito yung L-beam mo. Tapos titignan ko siya sa longitudinal section, makikita ko yung kahabaan niya ngayon. Pag dinivide mo ngayon yun sa 12, tapos i-plus mo si BW, yun yung magiging width ng BF mo. Yung mula dito hanggang dito, yung tinatawag nating BF naman. So ganoon na lang ulit, sabi naman niya shall not exceed. So equals ko na lang to, tapos whichever is smallest ulit dun sa tatlong provision na binigay niya. Next provision niya is 6 times the slab thickness. So BW plus 6 times the thickness ng slab. Tapos pangatlo, 1/2 the clear distance to the next web. So BW plus S over 2. Ano ba yung S over 2 na to? Kunwari, ito nga yung tinutukoy mo na beam. Since isa lang naman yung katabi niya, tawagin na lang nating S, wag na S2. So mangyayari dito, kung hatiin mo yan, magiging S over 2 yung haba na itong overhang mo. So plus S over 2 na to. So game, NSCP 2015 na, yung gagamitin mo na sa board exam. So dito sa provision na 409.2.4 T-beam construction. Sabi niya dito sa 409.2.4.2, effective flange width shall be in accordance with section 406.3.2. So ililipat ka niya sa kabila. Sabi niya dito ngayon, 406.3.2.1. Ang haba. So unang provision niya, list of 8H. Eh yung H na dito, yung thickness of the slab. Di ba pinalitan natin ito ngayon ng ano? Ng T. So BW daw plus 8H kabilaan. Kung 8H to, tas 8H din dito, bali 16H, tas palitan ko yung H ng T para thickness ng slab natin. So 16T na pala to. Tapos yung pangalawa niya, SW over 2. Ano ba SW? Papunta rito, tsaka papunta dito. Tawagin nating S1 at S2 na lang. Kaliwa, kanan, hindi na SW kasi baka hindi sila equals. So BW, since 1/2 nga, S1 over 2 plus S2 over 2. Tapos eto na yung last, list of LN over 8. Ano ba muna yung LN? Sabi dito, length of clear span measured face to face of supports. Tapos naka-mm yung units. So ano yung tinutukoy niya doon? Halimbawa, ito yung T-beam natin. Tapos dinrawing ko siya in 3D para pahaba. From face to face of support daw. Di ba yung unang tinutukoy ko kanina, yung mga L dito, L na yan at L na to, ay ito, mula center to center. Ganun kasi yung, ganun yung tinuturo sa amin nung nagre-review pa ako. Bali, center na itong column na to, tapos center din dito. Ito yung tinutukoy ngayon na L doon sa NSCP 2001 at 2010. Pero may kinlaro si 2015, yung LN na daw. From face to face, bali, from face na to, papunta sa face na to, bali, ito ah, magkaharapan sila, yun yung LN mo ngayon. Ito na ngayon si LN. So medyo malabo yung sulat ng marker ko ha, pasensya na. So sabi niya dito, each side of the web, LN over 8 daw. So LN over 8 plus LN over 8, LN over 4 yun, di ba? So BW ngayon plus LN over 4. So yan na ang gagamitin mo pagdating na ng NSCP 2015. Pili ka na lang ng mas maliit dyan. Dito naman sa L-beams natin, eto sinabi sa NSCP, one side of web lang. Bali kunwari, eto ulit yung beam mo, eto lang yung overhanging slab mo, isang piraso lang. Sabi niya, list of 6H naman daw. So BW plus 6H, ginawa nga nating T dito sa drawing natin. So 6T. Tapos pangalawang provision, SW over 2. Di ba SW yung clear distance nga? E ginawa natin ditong S2. Since isa lang naman siya, gawin na lang nating S. So BW plus S over 2 na lang. Tapos yung pangatlong provision,
LN over 12 naman daw. So, isang piraso lang, edi LN over 12 lang talaga. BW plus LN over 12. Tapos yung LN natin ay kaparehas nung sa T-beam natin. Ito rin yung clear distance niya. So, compute mo yung tatlo, tapos pili ka ulit kung ano yung pinakamaliit, yun yung mag-govern. So, yun na yung pinagkaiba ng mga previous NSCP sa NSCP 2015. So, titignan nyo to. Itong pangalawa dito ay kaparehas dito sa pangatlo niya. Itong 16T naman, ito rin yun, no? Tapos, itong pangatlo, BW plus LN over 4. Tignan nyo dito, nawala yung BW. Pero L over 4 yung kinuha niya kasi mas mahaba yung L kesa sa LN, eh. Tapos, dito sa L beams, ganun din. Parehas to dito. Tapos, ito naman, 6T. Ito rin, 6T. Tapos itong LN over 12 naman ay kaparehas na dito pero parehas na silang may BW sa umpisa. So mas maliit to kasi nga mas maliit yung value ng LN natin. So yun muna, concept pa lang to. Magbibigay pa ako ng mga situational problems sa mga pagko-compute ng T-beam. So thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo.